tayo sa pinakataas. So again, pwede niyo po siyang malaro sa inyong mobile phone, no? So ayan. So maganda po yung graphics niya. So magandang araw po sa inyong lahat. Pandesal Gaming, nagbabalik upang maghatid sa inyo ng isang panibagong tips and updates dito sa ating nilalarong Metascene. Ang Metascene ay isang free-to-play and play-to-earn na MMORPG na kung saan pwede niyo po siyang malaro sa inyong mobile phone, sa inyong Android phone, or sa inyong computer. Alright? So, ang itatopic po natin ngayon is kung paano po ba tayo kikita dito as free-to-play player na syempre kahit hindi kayo nag-invest, all we have to do is to play and earn in this particular game. And also, kung paano nga po ba tayo, mga ways kung paano tayo kikita dito. And also, papakita rin po natin sa inyo kung paano po tayo magka-cash out, yung actual withdrawal from the game itself hanggang sa exchange, no? So bahala na po kayo, from the exchange, i-gcash nyo. So it's up to you. Alright, anyways, napakagandang topic po. Bago po ang lahat, nagpapasalamat po tayo sa ating mga subscribers. At the moment, we already have, check po natin yung ating YouTube, no? Yan, NBA. So, check natin. Saglit na saglit. Okay. We already have 6,508 subscribers. So, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa ating YouTube channel. So, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe at gusto niyo po yung mga gantong klaseng content, please do me a favor. Hit the subscribe button. Hit notification bell na rin po, para lagi tayong updated. And also, I would like to invite you in our Discord channel. We already have 2,700 plus members dito, no? And we have a lot of games na naandito that pwede nating i-discuss. We have a lot of members na talagang sasagot sa mga tanong nyo, no? Pag bago ka pa lang sa Play to Earn, you can go on this Discord. Lalagay po natin yung link sa baba. And also, yep, katulad niyan, namimigay tayo ng mga whitelist sa iba't ibang games, no, yung mga partners natin. And also, Curibers, katulad nga ng nakaraan, namigay tayo ng mga Azem and everything. Alright, so anyways, balik po tayo dito sa ating nilalaro na Metascene. So, katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, sasabihin ko po sa inyo kung paano po tayo kikita dito as free-to-play player. But before that, yan, pakita po muna natin sa inyo yung pinakang game. Yan po yung pinakang gameplay niya. Ito yung combat. Yan, I mean, yung mga skills. Mamaya, punta tayo sa actual combat, no? Or sa actual fighting. So, ayan. Meron din po siyang gliding. Tignan nyo dito, nandito tayo sa pinakataas. So, again, pwede nyo po siyang malaro sa inyong mobile phone, no? So, ayan. So, maganda po yung graphics niya para sa akin, no? So, yan. By the way, dun sa mga magtatanong, no, meron po tayong in-game wallet. And also, ang kailangan nyo lamang po dito is to log in using your email address. Close po natin yan. So, ito po yung in-game wallet ni Metascene. Dito makikita nyo po yung mga asset nyo. MUD, ito po yung pinakang govern, ito po yung pinakang in-game token. RPG, isa sa mga token nila. Siyempre, USDT. And TMAC, ito wala pa po siyang value. But then, it will be the SBT token or soulbound token ng pinakang governance token nila, which is MAC. Okay? So, dito, pwede kayong mag-receive kung gusto nyo mag-invest. You can receive token from MEXC kasi yun po yung network na tumatanggap ng RPG. RPG network po ito, no? So, yan. You can send and you can swap. And also, they have marketplace on this game, no? Ayan po. Pwede nyo magbenta, pwede kayong magbenta, pwede kayong bumili ng kanilang NFTs. And also, dito po, ito po yung pinakang token nyo na pwede nyo maipon and you can mint that by clicking on withdraw, no? And direkta, pagka walang mga issue, didirekta po yan dito sa inyong wallet. Okay? So, anyways, balik po tayo dun sa pinakang topic natin.
Sabi natin, paano nga po ba tayo kikita as free-to-play and play-to-earn na player? Wala tayong invest, so free-to-play lang po tayo. Ang unang-una po natin gagawin is farming of spirit. Ano po ba yung spirit? Ang spirit po is you can use that in enhancing the skills. Ito po, no? Yan po yan. Pwede yung i-level up yung mga skills nyo. That's why it's very important. Again, free-to-play player tayo. Ang gagawin lang po natin is to keep on farming yung mga ganito. Ito po yung spirit na tinatawag, no? Nagkalat po yan. And marami pong buyers ng ganyan. So yan, nakatatlong spirit tayo. Common lang kasi. Yan. Selling of spirit, maraming buyers na ganyan. Ayan, want to sell 4K spirit, DM for offer. At ang maganda dito, there is a trading system. So, kaya pwede kayong kumita by trading to other players. Also, farming gold. Siyempre, pwede kayong mag-farm ng gold dito. Ayan, gold coins. Marami ring buyer. Ayan, what about 1 million GC DM offer. So, yung po yung mga ways kung paano kumita, dalawang ways kung paano kumita yung free-to-play player. So, hanap pa po tayo ng mga spirit kasi nag-scatter lang po yan. So, try natin pumatay ng mga mobs, no? Ayan. So, yan. Diyan medyo lag po dun sa lugar na yan. So, may mga place po dito na lapit-lapit lang yung spirit. So, farming. And also, dito, pagpatay natin ng mga mobs, merong coins, ayan, nakukuha rin kayo. Okay? So, again, farm spirit, maraming naggumagawa niyan. Farming of spirit, ayan po. So, depende po yun sa rarity, nabubul po tayo ng mga spirit. Mas marami, mas orange, mas malaking spirit na nakukuha nyo. At again, lapit-lapit lang naman po yung mga yan. So, lakad lang kayo ng konti, may makikita kayong ganyan. So, and if you have enough, then after that, you can just simply sell it to mga players, no? And also, aside for farming spirit and gold, you can also do plundering. Ano po ba yung plundering? Plundering, which means you have to destroy yung mga yung mga mini-mina. Kasi one way of earning here is by mining. So, through minings, makakuha ka po ng mga materials. Ang mga materials na yon, you can use that in crafting MUD tokens. So, papakita po natin sa inyo. So, ganito po, pagka magpa-plunder kayo, yan, katulad nyan, you have to go to PK mode. So, kahit mahina kayo, kaya nyong i-plunder yan. So, i-click nyo lang po yan or titirahin nyo. Yung pong mga ganito, yung may mga shield, yun na po yung pwede nyong i-plunder, no? So, pagka may mga shield, pwede nyo nang i-plunder yan. At pwede na kayo makakuha. So, be careful lang po kasi pag pumunta yung may-ari or someone's gonna attack you or can attack you on your state, no? Kasi naka-PK mode ka. Yeah. So, yan. So, pwede ka nang mamulot nung nakuha mo, no? So, yung ore na yan. Yan, Plamite 23. And also, yun din pala, no? Isang way din po ng earning dito is through hunting dragonel. So, nabebenta rin po yan. So, yung mga dragonel po na yan is pwede nyo rin makuha sa mga mobs katulad po nito. So, ayun po yung dragonel na nakuha natin. So, again, if you have enough funds by selling yung spirit and also by plundering and also by farming, obviously farming lahat, then you can go to the trading house. Punta po tayo sa trading house, no? Kasi meron din po siyang trading house dito. Pwede nyong pwede kayong bumili ng mga gears na kailangan nyo kung hindi pa kayo ganun ka
kalakas, no? So bibilin niyo po 'yon. Then you can do other things like boss hunting na po, no? So check po natin. So ito po yung trading house nila, pakita po natin. You can sell or you can buy your items. Yan, katulad niyan yung mga purple items yung pinaka-target natin, no? So yan, ganyan. So katulad po nito. Yeah, pwede kayong magbenta ng ganyan. Yan, no? So any materials pwede niyo pong ibenta dito, no? So yung boss hunting naman po na sinasabi, once you have enough gears na ganyan, you can hunt even NFTs, no? Dito pwede kayong mag-hunt ng mga NFTs. Okay, so I would recommend you have your own parties para po makapag-hunt po kayo, no? So isa pa rin po yung sa ways ng mga earning, kasi dito sa mga boss na yan, every 10 minutes yata nag-spawn yan, then you just have to last hit. Pag na-last hit nyo po, may chance po kayo makakuha ng mga purple items or yung mga items na ganyan or even NFTs, no? So yung kasamahan po namin sa Discord, nakapulit lang po ng NFTs, siguro sa may nagpapatayan or nagpipk player kill, then napulot niya po, then nabenta niya po yon instant 4,000 pesos, no? So nabenta niya po dito sa marketplace nila, 6,900 MUD po yata yun. Okay, so ayun, again, paano po ba tayo kikita as free to play player? Spirit farming, plundering kung kaya niyo na sa mga noob na ano na map, and also gold farming. Siyempre, once na enough na po yung tier nyo, nakapagpa-level na po kayo, madali lang naman po dito. Kaso, ang one of the main problem dito, hindi ko naman nakikita ang problema, is wala po siyang auto. Auto-pating lang po when it comes to mga questing, yan, pwede po kayong pumunta na ganyan. Pero, when it comes to combat, you have to do it manually, no? Ayan po yung mga skills. So, even PvP. So, yep. Ituturo ko naman po sa inyo kung paano po mag-craft ng MUD token, no? So again, ito po yung synthesis na tinatawag, you can unlock this once you reach level 20. Okay? So ito po yung mga resources na kailangan nyo. Lahat po na yan is nakukuha po sa pagmamine. Ito, may free tayo na mina. For every player na maglalaro, you will get free mines na ganito. 3 days lang po yan. Pero ito po yung standard mine. Yan. 11 hours na po ang nakakalipas, or magi 11 hours na, then ito na po yung napoproduce niyan. So yan, 480. So pag may mina po, if you want na 11 hours, you need to purchase this one, kasi yan 11 hours po yan madadagdag. Kung hindi, you have to go back, keep on coming back after 1 hour, so hassle. Okay, so ito yung shop nila for people na gusto mag-invest. Ayan po yung mga mabibili nyo sa shop. May mga NFTs na yan, out of stock na yung pinakamahal na mining. Okay, anyways, yep, mag-craft na po tayo ng token. Ito, synthesis. Pwede kayong 10 na sabay-sabay, pwede rin hindi. So, every time na magka-craft kayo ng token, it requires 10, 30 of each material, no? So, yan. So, 18 to 28 po. So, may chance po na mag-create. So, ayan po, 28 po yung makrap natin. So, ayan, nag-double. So, which means, ayan, mas malaki po siya, 36, no? So, 30 each material. So, 21. 23, ubusin na po natin, no? So, 26. So, 26 ulit, no? So, hindi na rin po tayo talo, no, sa pagkagano. So, madali lang pong mag-crap ng token. Again, ito naman, papakita ko naman sa inyo kung paano po mag-cash out. Meron na po ako naka-ready dito. So, ito, pag magka-cash out po kayo, nilagay ko lang po sa USDT, no? Pero you need to use RPG. Punta po tayo dito sa swap. Swap po muna natin yan. Pwede ring from MUD to RPG, no? So, nasa inyo po yan. Click nyo po yung swap. Then, punta po kayo dito sa USDT, tapos palitan nyo po yan ng RPG kasi isa-swap po natin.
Yan, i-all nyo po yan. Then you have to put your address here. May address na po tayo dito. Pero pwede nyo po yung i-confirm, no, kung tama po yan. So, all we have to do is to click on receive. Tapos, palitan nyo po yan ng RPG. Kung hindi nyo po mag-gets, ano nyo po, no, paulit-ulitin nyo lang po. Click nyo po yan, copy. Then after you click on copy, then you have to go here to swap again. Tapos, enter po natin yan, no. Yan, para makita nyo lang po na tama. After that, i-all nyo po. Then yan, nagsaswap na po yan. Don't worry, minimal lang po yung ano niya, no, yung kanyang gas fee. Hindi po tayo magdidirekta sa network. Ang gagawin po natin is we have to use your MetaMask. Kasi normally, MetaMask po ang dapat natin gamitin. Kasi ang nangyayari, pag nagdidirekta tayo sa network is nagkakaroon ng issue. So to avoid any issue, you have to use your MetaMask. So yung MetaMask, kailangan may Ranger network na rin po kayo, no? So madali lang naman pong i-add yan pagkaano turo po natin sa inyo. So para hindi naman humapa. So ayan po, copy lang po natin yung address ng MetaMask natin. Then punta tayo sa game. Just want to confirm yung swapping, no? After natin ng swapping, then we have to transfer it. So, intayin po natin. Okay. So, don't worry, it won't take that long na mag-swap kayo dyan and also mag-transfer, no? So, after natin mag-transfer sa sa MetaMask natin, yan, ibig sabihin successful na po. So, check po natin. Magre-reflect na po yung RPG. Ayan na po yung RPG natin, no? So, transfer na po natin or send natin dito sa ating wallet address. Okay? So, RPG po tayo. So, check natin. 7.5 lang po ilagay natin, ha, para meron pang 7.5. So, double check your address. Then, confirm. So, hindi po tayo nagdedirekta na ano, from in-game wallet to MEXC kasi nagkakaroon po ng issue yung iba. So, ayan, transaction sent successfully. So, check po natin, no? Kapumasok na po. So, ayan, ang bilis lang po. Pumasok na po yung 7 natin. 8 yan kasi may balance tayo kanina na 1 point. So, itatransfer naman po natin yan sa MEXC. So, ang gagawin nyo lang po, dapat may MEXC na kayo, then click on deposit, then Ranger network, isa lang naman po yung ano nyan, network, then copy nyo po yung address nyo, then punta po kayo dito sa MetaMask, send nyo po yung mag-send tayo ng 8, no? Send natin yung 8. So yan, maliit lang po yung gas fee, 0.00052, no? Make sure po na tama po yung address na kinopya nyo, no? Yan, wait po natin. So again, kung medyo hindi po kayo nakakasunod, just have to keep on repeating yung steps na ginawa natin, no? Para hindi po tayo magkaroon ng aberya. So, pending pa rin. So, let's wait. So, yun. Ibig sabihin, transaction completed. OX31. So, i-refresh lang po natin. Normally, it takes a while para mag-reflect dito. So, wait po natin, no? So, ganun lamang po. Basically, gagawin nyo lamang po is to withdraw ng ganun, no? So, again, mag-recap po tayo kung paano tayo kikita dito sa MetaSea, no? First, for free-to-play player, just have to farm spirit, plunder, boss hunting, and also farm gold and dragonel, no? For those people naman na mag-i-invest, again, do your own research pa rin. You can transfer fund reverse way from MEXC
to MetaMask with RPG Network, tapos lagay nyo po in-game, no? So, siguro next time na lang po, baka masyadong humaba po itong ating content, no? So, anyways, check po natin, no? Kung pumasok na or depositing na. So, ayan po, depositing na or deposit successful, pwede nyo na po yung ilagay sa USDT. So, for instance, ganito po. Check natin. Punta kayo sa spot. RPG. Ayan, RPG USDT. Ang may RPG lamang po at the moment na pagkakaalam ko is MEXC, no? So, wala pa sa ibang network. Then, you can just transfer it to Binance pagka na USDT nyo na. So, ayan, 8. Magkano po ba yan? Amounts. Total natin. So, $16.35. So, market po natin. And after that, sell RPG. Then, yun. Nabenta na po natin, no? So, wala na tayong RPG. Okay, then you can send it to Binance. Yung may mga P2P. Then, yun na po. Okay? So, anyways, hanggang dito na lamang po tayo. Masyado na pong mahaba ang ating content. Kung meron pa po kayong tanong or nais na malaman, please leave a comment down below at sasagutin po natin yan. Hopefully, nasagot po natin ang inyong mga tanong. And also, doon sa mga nagtatanong kung magkano yung MUD at the moment, alam ko, 100 is point, 100 MUD token nila is 0.10 something, no? 0.010 dollars. Okay? So anyways, madali lamang po mag-farm. Marami nang naglalaro. For those people who wants to jump in, kailangan nyo po maging whitelisted. Sumali po kayo sa Discord. Maaring mamigay po tayo ng mga whitelist para makalaro po kayo ng game na ito, no? So, hanggang dito na lamang po tayo, no? Kung meron pa po kayong tanong ulit, sasagutin po natin yan. Just leave a comment down below. Ito nga po muli yung Pandesal Gaming. Nag-iwan sa inyo sa magandang araw, sa magandang buhay, at patuloy po tayo maging masaya at maging maligaya sa araw-araw. Goodbye po sa inyong lahat and God bless. See ya!